Today is our New Year celebration. Maraming mga tao ang naghahanda para po sa kanila pong New Year. May naghanda ng pansit, may naghanda ng malagkit para mas lalong tumamis ang relasyon at lalong maging close sila sa isa't isa. Naghanda ng pansit para humaba ang buhay. Naghanda ng maraming prutas na bilog-bilog para papasok ang mga bilog-bilog din sa bahay. Naghahanda sila ng asin, naghanda sila ng bigas, nag-ipon sila ng tubig, nag-ipon sila ng gaas at kung ano pang mapinag-iipon-ipon nila para hindi daw magkulang sa buong isang taon. But brothers and sisters in Christ, sa pagpasok ng taon, mas magandang ihanda natin ang ating mga puso sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen! Kahit anong klaseng paghahanda ang ating gagawin, kung hindi po prepared ang ating puso na maranasan at ma-experience ang presensya ng ating Panginoong Diyos, how can we experience God's favor and blessings sa ating buhay? So what is New Year for us? Ano ba ang bagong taon para sa atin? Ang kalendaryo na ginagamit natin is known as the Gregorian calendar. So hindi po yan kagaya ng kalendar ng Chinese o kalendar ng mga Muslim. Ang kalendar na ginagamit natin ay Gregorian calendar. Ito po ay isang uri ng kalendaryo na nakabase sa solar system, solar dating system ang ginagamit. At karamihan sa mga sibilisasyon sa mundo ngayon, ginagamit ang ganitong kalendaryo. Ito ay pinangalan kay Pope Gregory the 13th ng Roma sapagkat siya ang gumawa ng isang batas o ng isang utos na ang pangalan ay Intergravissimas noong 1582 at ni-require ang lahat ng mga simbahan na nasakupan ng Roma during the time na sundin ang kalendaryo na kanyang ginawa. So, yamang ang atin pong kultura, ang ating sibilisasyon ay apektado ng Romanismo noong mga panahong yun, kaya pati ang ating gobyerno at sistema ng ating pamahalaan ay sinunod din ang ganitong klaseng kalendaryo. Ang kalendaryo ni Gregory the 13th ay binasi niya, hinango niya sa kalendaryo ni Emperor Julian ng Roman Empire, na kung saan itong si Julius Caesar ay nag-utos din na kailangang magkaroon ng uniform na kalendaryo sa buong Republika ng Roma noong BCE 46. Gusto kong sabihin, 46 years bago maipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat during the time, kung gusto ng emperador na humaba ang kanyang paghahari, hinahabaan niya rin ang kalendaryo noong unang panahon. Kung gusto nilang umikli ang paghahari ng isang hari na sakop niya, iiklian niya rin ang kalendaryo. Nagdideklare sila ng mga leap year, leap year, leap year. Umiikli, humahaba ang kalendaryo. Kaya sabi ni Julius Caesar, parang hindi tama ito. Dapat merong uniform at fixed na kalendaryo. Pero, noong ang Roman Catholic Church ay naging powerful, na-realize nila na mahirap sundan ang kalendaryo ni Julius Caesar. Kasi ang kalendaryo ni Julius Caesar ay parating hindi nagko-coincide sa mga fiesta ng simbahan. Kaya binago ni Gregory the 18th at 13th ang kalendaryo at lahat tayo, sa ating panahon ngayon, karamihan sa atin, sinusunod ang ganitong klaseng kalendaryo. Samantala, ang Biblia naman ay gumagamit ng kakaibang kalendaryo. Yamang ang Biblia ay nag-exist, yung account sa Biblia ay nag-exist, bago pa ipinanganak si Julius Caesar, bago pa ipanganak si Gregory the 13th, merong kalendaryong sinusundan ang Biblia. At ang kalendaryong sinusundan ng Biblia ay nakabase sa Genesis chapter 1. Nakabase sa pag-inog ng araw at ng buwan. Kaya nga,
sa ikatlong araw, nilikha ng ating Panginoong Diyos ang mamalaking ilaw sa kalangitan, ang araw, ang buwan at ang mga bituin upang sila ang magmarka ng pagbabago ng panahon ng mga buwan at ng mga araw. Kung kaya't ang kalendaryo sa Biblia ay maikukumpara natin sa Gregorian calendar na nagsisimula sa kalagitnaan ng Marso at nagtitigil din o nag-end din sa kalagitnaan ng Marso sa ating kalendaryo. So yung kalendar ng Biblia eh nagsa-start sa March, middle ng March at saka nag-end din sa middle ng March. Ilang araw nga ang kalendaryo natin, ang Gregorian calendar natin? 365 days. At saka mayroong fraction. Tama ano? Kasi nagbabago yung orbit ng Earth. Samantala, ang kalendaryo ng Biblia ay umaabot lamang ng 344 days. So kulang ang number ng araw ng biblical calendar sa ating kalendaryo ngayon. Kaya maraming mga teachers ng prophecy ang nagkakamali sa propesiya. Saya sabi na 2018, darating na si Jesus. 2008, darating na si Jesus. Year 2000, darating na si Jesus. Hindi dumadating. It is because our calendar is different from the calendar ng scriptures. Okay? So, nandyan po yung maliit na kuwa na yan, na graph na yan. Yan po ang comparison ng kalendaryo ng Biblia at saka ng sinaunang, ng Biblia at ng ating kalendaryo. But we will not dwell on that. So ano po ang dapat nating gawin sa pagpasok ng bagong taon? If you have your Bibles with you, kindly open with me in the book of Ezekiel, chapter 45, verses 18 hanggang 20. This is what the Lord God says. In the first month, on the first day of the month, you are to take a young, unblemished bull and purify the sanctuary. The priest is to take some of the blood from the sin offering and apply it to the temple doorposts, the four corners of the altar's ledge, and the doorposts of the gate of the inner court. You are to do the same thing on the seventh day of the month for everyone who sins unintentionally or through ignorance. In this way, you will make atonement for the temple. Let us pray. Father, we thank you for your word that we will be studying this evening. Salamat po sa pagkay pong aming guro, kayo pong aming tagapagturo, at kayo po, O Diyos, ang magbibigay ng liwanag sa amin pong pag-uusapan sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon, and as we pray together and as we study together, may your spirit illumine our minds for your truth. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Maari na pong maupo ang bawat isa. Ang Biblia ay may maliwanag na instruction. May maliwanag na turo kung ano ang dapat gawin sa bagong taon. Maaring ang marami sa atin nag-iisip tayo, wow, mag New Year's party tayo. O marami tayong iniisip, magbabakasyon tayo pag New Year. O mamamasyal tayo pag New Year at marami pang iba. But the Bible na atin pong nabasa ngayong gabi at atin pong natunghayan, napakinggan ngayong gabi, ay merong instruction. Ano ang dapat gawin sa araw, unang buwan ng taon at sa unang araw ng taon? At gayon din naman sa ikapitong araw ng unang buwan ng taon. Merong instruction ng ating Panginoon. Nasa halip na sila po ay magfiesta. Nasa halip na sila po ay kakain o kung ano man ang kailang gagawin o mamasyal kung saan-saan. There is a specific instruction na ibinibigay ang Panginoong Diyos sa kanila. What is this instruction? This is to make atonement for the temple. Alam natin na may iba't ibang uri ng atonement. Pag ang isang babae ng anak, ng lalaki, merong atonement na dapat siyang gawin. Kung ang babae naman ay ng anak ng babae, merong atonement na dapat siyang gawin. Iba ang instruction doon. Kung ang isang tao naman ay nagkaroon ng an-an,
nagkaroon ng sakit sa balat, merong atonement na dapat gawin. Kung ang isang tao ay nagkasala, nakapatay, nang hindi sinasadya, merong atonement na dapat gawin. Kung siya ay nagnakaw at natagpuang nagnakaw, merong atonement na dapat gawin. So there are lots of atonements na binibigay na instruction ng ating Panginoon Diyos. But on the first day of the month, of the first month of the year, the atonement is for the temple. Paano sa temple? Kailangan i-atone ang temple. Di ba ang temple holy? Di ba ang temple banal? Eh bakit kailangan pa siyang i-atone? Bakit kailangan pa siyang hinga ng tawad? Bakit kailangan pa siyang linisin? The temple is a physical representation of God. At lahat ng mga tao, pag sila'y nagkasala, pag sila'y nagkamali, lumalapit sa temple. Pumapasok sa temple. Kaya minsan naiisip na maaring nadudungisan ang templo ng Panginoong Diyos. So kailangang every year, isasagawa ang paglilinis sa templo. May mga tao na practice nila na bago mag-end ang taon, nililinis ang buong bahay. May mga taong ganun, may mga pamilyang ganun. Buong bahay, nililinis nila. Nililinis nila lahat ng sulok ng bahay. Sapat gusto nila pag pumasok ang taon, dapat malinis ang kanilang kabahayan. And tonight, God would like also to remind us that since we are no longer worshiping on physical temples because we believe that our body is the temple of God, titingnan din po natin ang ating mga sarili. Na nawa pagpasok ng taong 2020, handa din at malinis din ang ating mga sarili na i-embrace munsan pa ang ating Panginoong Diyos. Amen! Hallelujah! So ano po ang dapat po nating gawin as we prepare for the coming of 2021? Kung paano na ang templo sa Old Testament ay kailangang linisin din at kailangang magkaroon din ng atonement, ano po ang ating dapat gawin ngayong 2021? First, there should be a time for reflection. There should be a time for reflection. Pag sinabi po nating reflection, pagsasalamin ng ating mga sarili. Paghihinuha ng ating mga sarili. Saan po tayo nagtagumpay? Saan po tayo nagkamali? Saan po tayo nagkulang? Sa Jeremiah chapter 6, verses 16 to 17, makikita po natin ang ating Panginoon Diyos na nag-uutos sa kanyang mga anak na sila'y magtanong ng mga dating daan at lumakad sa mga yaon. Pero ang sabi ng mga tao, ayaw naming maglakad na doon. Ayaw na naming sundin ang daan ng ating Panginoong Diyos. So, let us reflect on ourselves. Have we succeeded in our personal lives? Naging matagumpay ba ang personal nating mga buhay? Meron bang nabago sa atin? Naging mas maganda pa tayo ngayong 2020 kaysa noong 2019? Kasi mga sabi natin, successful ang ating personal life kung mas naging maganda tayo ngayong 2020 kaysa noong 2019. Amen! Hindi yung physical na ganda ang tinutukoy ko, naging mas maganda ang ugali natin. Naging mas masayahin tayo. Sa halip na parating galit at parating mabugnutin, naging mas masayahin tayo. Sa halip na judgmental tayo, nagiging encourager tayo. Sa halip na tayo ay puno ng pait, naging mas matamis tayo, personally speaking. Sa halip na ang mga tao pag makakita sa atin ay parang mga masamang espiritu na lumalayo sa atin, ngayon ay lumalapit na sila sa atin. Eh kasi naging mas mabuti tayo and we have succeeded personally. Or kung ang goal natin ay mas lalo tayo maging edukado. Merong dunong, merong alam. At ang tunay na edukasyon ay hindi ang pag-ipon ng mga sertipiko
at ng mga papeles, kundi ang tunay na edukasyon ay kung paano naging makatao tayo. Have we succeeded personally? Have we succeeded in our family? Ang 2020 ba para sa atin ay naging successful in terms of our family? Parang pag sumasamba ba tayo ang members ng ating family? Noong 2019, parang hindi atin sila nakasama. Ngayong 2020, nakasama na natin sila. Ang ating family ba ay nagkakaroon na ng family devotion sa ating mga tahanan? Nagtitipo na ba tayo para manalangin at para magbasa ng salita ng Diyos? Nakalipas ang ECQ, halos walang ginawa ang mga tao, ginamit ba natin ang ganong klaseng paraan, ganong klaseng pagkataon para mag-reconnect sa ating pamilya? Maraming mga tao nagtetestify na lalong na-renew ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, ang kanilang relasyon bilang pamilya nung dumating ang COVID-19. Kasi noong wala pang COVID-19, halos hindi sila nakikita. Halos hindi sila nagsasama. Hi, hello lang. Pero noong nagkaroon ng COVID-19, lalo silang naging mas malapit sa isa't isa, mas lalo silang nag-uusap at naging open sila sa isa't isa. Have we succeeded in our social life? Naging mas mabuti ba tayong mamamayan ng odyongan? Naging mas mabuti ba tayong empleyado ng ating opisina o ng ating negosyo na ating kinabibilangan o ng community na ating kinabibilangan? How about our finances? Have we succeeded? Ano pa, sir? Parang maraming malaman na naging successful kami sa finances. Sa finances pala, meron palang ratio yan, Sister Edith. 10, 20, 20, 50. Yun ang ratio ng finances. Ano ba yung 10, 20, 20, 50 principle? 10 is your... Ano ang 10 sa finances? Tithes. 20 is for savings. 20% is for your wants. And then 50% for your needs. Ah, may ganun pala yan, Sister Edith. 10% for your tithes, 20% for your savings, 20% for your wants, and then 20% for your needs. Eh kung 50% sa wants, wala ng savings, ay hindi yun tama. So, have we succeeded in our finances? Have we succeeded in our spiritual life? Kung ang sagot niyo dyan ay, Pastor, parang failed kami. Or Pastor, parang 50-50 kami. It's time for reflection. Na bago po natin pagpapaluin yung mga pinggan sa ating bahay mamaya, ubos ang pinggan, o yung ating mga kaldero sa ating mga bahay mamaya, pagpapaluin muna natin ang ating mga dibdib at sabihin din, Lord, parang kagaya ba noong isang lalaki doon sa templo, nananalangin na kanyang binabayo ang kanyang dibdib at sinasabi niya, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Akong makasalanan. It's time for reflection. So what should be done? First, it is the time for reflection. The second is, it is a time for restitution. Restitution means the restoration of something that has been lost or stolen to its proper owner. Pagbabalik, pagsasauli ng isang bagay na ninakaw mo na hindi sa'yo. Or to recompense for the injury or loss. Nasaktan mo siya, ibinalik mo ang karampatang para sa kanya. Or the restoration of something to its original state. Pagre-repair. Sa Leviticus chapter 6 verses 2 to 5, merong prinsipyo ng restitution. Sa Leviticus, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagnakaw ng isang bagay,
kailangang isauli mo sa kanya ang iyong ninakaw. Tama yan ano? Plus, 20% ng value ng iyong ninakaw. Bo, ninakaw mo yung saging ng kapitbahay mo. Isauli mo yung ninakaw mo na saging. Yung eksakto na saging na ninakaw mo. Eh, ang problema, hindi eksakto yan. Pwede mo bang ma-eksakto ang saging na ninakaw mo? Eh, ang requirement ng Panginoon ay eksakto. Plus, additional 20% ng saging na ninakaw mo. Kaya nga, sa Luke chapter 19, verses 1 to 10, makikita po natin si Zacchaeus. Anong sabi ni Zacchaeus? Panginoong Jesus, ibabalik ko sa aking mga nadaya ang aking kinuha sa kanila, plus ibabalik ko pa, bibigyan ko pa sila ng ilang doble pa. Kasi yun ang instruction sa restitution. Pag ikaw ay nakasakit ng iyong kapwa, ang saya-saya mo, naglaro ka ng frisbee na gamit mo ay bato. Nag-frisbee-frisbee ka ng bato. May natamaan. Nabulag ang kanyang mata. Di mo sinasadya. Naglaro-laro ka eh. Masayang-masaya ka. Sinagot ka ng iyong girlfriend. Sa sobrang saya niya, nagbato siya. Pagbato niya, natamaan sa mata yung kanyang kapwa. Ibabalik mo ang nawala. Eh, hindi mo naman pwedeng mabalik yun. Ang second dyan o sa restitution, recompense for the injury, magkano ang halaga ng mata? Plus 20% nito. Restitution requires humility. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba at pagkilala ng ating nagawa na naging ikakasama nila. Restitution also requires a sense of justice, a sense of righteousness. Kailangan po nating nakikita natin na hustisya ba talaga ito? Itong ginagawa natin sa kanya, yung ibinabalik natin sa kanya, at sa kakatwiran. If you have your Bible, please open with me in Romans chapter 10, verse 10. One believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. Pansinin po natin, that restitution ay hindi lamang naniwala ka na ikaw ay nagkasala, but you need to confess it. At kasama sa requirement ng confession ay ang paggawa ng step upang maandu natin ang ating pagkakamali. So, what should be done as we prepare for the new year? First, it is a time for reflection. Second, it is a time for restitution. And then the third is, it is a time for reconciliation. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Pagre-reconcile. Ito yung panahon ng pakikipagkasundo. Nakita mo na ikaw ay nagkamali. Nakita mo na ikaw ay nagkulang. Ngayon, gagawa ka ng step upang ang pagkakamali mo at pagkukulang mo ay mabawasan, umabago, o maging tama yung pagkakamali. And then, be reconciled. Sa ating binasa kanina, napakahalaga yung konsepto ng offering. The offering of sacrifice, and there is a consumption of offering. Reconciliation picks up where forgiveness leaves off. Ang reconciliation, ang pakikipagkasundo ay nagsisimula sa pagpapatawad. Matapos nating makilala, malaman na tayo'y nagkamali at nagkulang sa ating Panginoon, nagkamali at nagkulang sa ating pamilya,
Nagkamali at nagkulang sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak. Nagkamali at nagkulang maging sa ating mga katrabaho at sa ating mga pinagtatrabahuhan. It is the right time for us to do a restitution and be reconciled with them. Ask for forgiveness. Actually, hindi madali ang reconciliation process. It is because hindi din madali ang humingi ng kapatawaran sa isang tao. Lalong-lalong na kung tayo ay pinagharian ng atin pong pride, pinagharian ng espiritu ng pagmamataas at hindi ng espiritu ng pagpapakumbaba, pinagharian ng laman at hindi ng espiritu ng Panginoong Diyos, it is difficult for us to seek reconciliation. But true reconciliation picks up where forgiveness leaves off, and it involves commitment to the future and a mutual commitment for the relationship to move forward. So ang reconciliation ay nangailangan po ng commitment para sa hinaharap, para sa ikabubuti ng ating pamilya, para sa ikabubuti ng ating sarili, para sa ikabubuti ng ating mga relasyon, para sa ikabubuti ng ating espiritual na mga buhay. And it is also requiring us for mutual commitment so that your relationship can move forward. In Matthew chapter 5, verse 24, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Worshipping God without reconciliation is unacceptable for God. Kahit tayo po ay magtuwad-tuwad sa pag-worship sa Panginoon, tuwad-tuwad talaga, inunhan ako eh, magtuwad-tuwad sa pag-worship sa Panginoong Diyos, and still meron tayong kagalit, hindi tayo nagre-reconcile sa ating kapitbahay dahil sa ating manok na inaalagaan o dahil sa ating aso na inaalagaan. Hindi tayo nagre-reconcile sa ating asawa. Hindi tayo nagre-reconcile sa ating anak. Hindi tayo nagre-reconcile sa ating kapatid o sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi nagre-reconcile sa ating mga amo. Your worship cannot be accepted by God. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kung malaman mo, kung ma-realize mo, kung marinig mo na meron kang kapatid na may galit sa iyo, leave your gift on the altar and go to him or to her and seek for reconciliation. So, reconciliation requires truthfulness. Be truthful. Maging makatotohanan. Maging totoo. Reconciliation requires intentional. Be intentional. Not only to be truthful, but to be intentional. Kailangan kong makipag-reconcile sa kanya. Intutuyo na kador. Hindi mo lang iniisip na kung masalubong ko siya, makipag-reconcile ako. Hindi lang yun. Pupuntahan mo siya sa bahay niya. Yan ang sabi ng scriptures. Be intentional. Seek for reconciliation. And then, be committed for reconciliation. Not only to be truthful, not only to be intentional, but be committed for reconciliation. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, kung ayaw niya po mag-reconcile, wala na akong pananagutan doon. May commitment pa rin tayo. Gagawin natin ang lahat ng ating paraan para makipag-reconcile sa kanya. Amen. Hindi lang na nag-first attempt ka lang at nag-fail ka sa first attempt, tapos na. Wala na akong pananagutan dyan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon Diyos, if your brother has sinned against you, you will forgive him and you should forgive him. Sabi kay mga alagad, how many times, Lord? 70 times 7.
Gustong sabihin, it is our commitment to seek for reconciliation. Mga minamahal na mga kapatid, habang ating inihanda ang ating mga sarili para sa taong 2021, wala tayong ibang desire kundi ang maranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Wala tayong ibang desire kundi ang magamit ng Panginoon upang makaranas ang ibang tao ng mga pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos. But let us prepare ourselves by reflecting, by doing restitutions, and by being committed for reconciliation.